Morning po. Sir, gumapak. Nakataas ang kamay mo. Paki-on ng camera. I will check the attendance first. Sir, gumapak. Sir, good morning po. Madami pong affected nung bumagsak pong poste sa may Balagtas Diversion. At mga 10 students po yata yun. Eh, nagsabi po sila sa akin na hindi po sila makaka-attend. Okay. Blown out po kasi sa kanila. Sa Balagtas? Sa may diversion po, sir. Eh, umabot po yata hanggang kumintang ibaba yung blown out po. Sige. Thank you. Aguna? Present po, sir. Good morning po. Good morning. Alas. Sir, hindi po ma siya po yung affected po. Albanyel. Present po, sir. Albo. Affected din po, sir. Año Nuevo. Wala. Ranas. Present po, sir. Good morning po. Morning. Bergantinos. Sir, present po, Aranas. Asan si Aranas? Affected din po si Bergantinos. Nasaan si Aranas? Present po, sir. Ah, okay. Bergantinos. Good morning po, sir. Affected din po nung ano, brown out. Sino? Wala pong kuryente. Hey, Bergantinos po, sir. Buo. Good morning po, sir. Present po. Morning. Buena Fe. Present po, sir. Good morning po. Morning. Kalianga. Kalianga. Wala. Karandang. So yan, affected din po yun. Karandang. Hindi lang po makapag bakit? Naka-data po yata siya, sir. Gawa ng affected po. No? Okay. Castillo. Good morning po. Present po. Morning. De La Cruz. Present po, sir. De La Roca. Sir, affected din po. De Pasupil. Present po, sir. Ebora. Sir, affected din po. Fetalco. Si Talco, wala. Gabriel. Gonito. Present po. Ang camera mo, Gonito. Pabukas na po. Gonzales. Present po, sir. Good morning po. Good morning. Gumapak. Present po, sir. Bunay. Present po, sir. Gutierrez. Present po, sir. Laksa. Present po, sir. Good morning po.
Magtibay, good morning. Good morning po, present po. Good morning, Malibiran. Present po. Marasigan, Alexis. Marasigan, Glenn Allen. Marinho. Good morning po, sir. Present po. Good morning, Marquez. Sir, affected din po. Martin. Affected din po, sir. Mesiano. Present po, sir. Moreno. Present po, sir. Good morning po. Martel. Nilo. Ah, Naluz. Sorry. Siya affected din po si Miss Naluz. Nilo. Ramirez. Ruben. Present po. Sanchez. Talban. Torano. Present po, sir. Good morning po. Morning. Umali. Present po, sir. Good morning. Si Miss Umali na dito. Present po, sir. Valenzuela. Present po, sir. Vival. Present po. Good morning po. Morning. And Villapando. Present po, sir. Sir, excuse me po. Ah. Si Miss Ramirez po and Mr. Gabriel po ay affected din po. Ramirez? Gabriel po. Okay, thank you. Let us now proceed. We will only have, siguro wala pang 1 hour na klase ngayon because I have an activity to attend to at 10 in the morning. Ms. Aranas? Yes, po, sir. So, ang topic natin ngayon is engineering ethics. What is ethics, Miss Arana? Ang manual po, ang ethics daw po ay is the discipline relating to what is good or bad. Mm-hmm. Para sa akin po, ang ethics po yung moral principle po natin. Kagaya po na sabi niyo nung tayo na naklase ng F to F. Klase, ang ating pong topic ay ethics. Kaya dapat po hindi nagagayahan pag may case. Bakit importante ang ethics sa isang professional, Ms. Aranas? Dahil po yun po yung nagsaset ng values natin as a professional. Kung paano po tayo mag-conduct na activity as a professional. At bakit kailangan meron tayong set of values?
po, may... Para po... Di ba pwedeng wala na lang code of conduct? Kahit ano na lang ang ating gawin as professional? Hindi, para po may... Ine-expect po sila na magandang result pa po sa atin. Kaya po, dapat may ethics po tayo. So, ang importansya ng ethics is, sabi mo, it is a set of values na sinusunod ng professional. So, lahat ng klase ng profession, lalo na sa Pilipinas, merong sinusunod na code, parang code of conduct na dapat sundin habang pinapractice ang kanilang profession. Tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo? Apo. Sa future mechanical engineer, ano yung bahagi ng code of ethics ng isang mechanical engineer? Na sa palagay mo ay importanteng masunod ng lahat ng MA. Siguro po dapat po ay alam po natin kung ano yung ginagawa natin as a professional, kung ano po yung mga trabaho po natin. Siyempre, pinag-aaralan natin yan sa school. Ha? Yung kung ano man natutunan natin, i-apply natin pag tayo ay nagtrabaho. Saan mang bansa sa mundo, class, thank you Ms. Aranas, kung binasa niyo yung manual natin, na-highlight sa introduction ng ethics yung contribution ng engineering sa ating lipunan. So sinight doon yung mga technological advancements, yung mga achievements ng tao na may contribution ang engineering. So, from the prehistoric times hanggang sa panahon ngayon, in-explore natin ang mga bagay na nasa loob na ating mundo hanggang sa makalabas sa ating mundo. Nakatapak daw tayo sa moon, ang tao, na-observe natin ng ibang planets. Lahat ng major achievements ng tao, ng mankind, ay malaking contribution ng isang engineer. Basically, ang isang engineer, kung ano man yung development sa science and technology, hindi dinidevelop nila, nagdidevelop sila using that knowledge and the technology to invent or create machines na will be socially and economically beneficial to us. So, madalas nyo marinig siguro nung bata kayo na knowledge is power. Kung inabot nyo dati si Ernie Baron, madalas niya sabihin, knowledge is power. So, yung knowledge ng isang mechanical engineer ay it can work both ways. Pwedeng makabuti sa tao, pero pwede rin gamitin yung knowledge para makasama. Doon papasok yung ethics. Kasi sa atin, lalo na sa Pilipinas, the practice of any profession, sabi ko nga dati sa inyo, is not a right but a privilege. Hindi
kung gusto mo mag-practice na isang profession, hindi mo pwedeng i-demand sa gobyerno na basta ako'y mechanical engineer, kahit hindi ako nakapag-aral, kahit hindi ako nakapasa sa board exam, magpa-practice ako ng mechanical engineering. Hindi pwede yun. Kasi hindi yun isang karapatan natin, isa yung pribilehiyo. And as a privilege, gaya ng na-highlight sa discussion natin dati, tayo ang dapat magpatunay sa gobyerno na qualified at competent tayo na i-practice yung privilege na yun. At isang paraan sa pamamagitan para patunayan na qualified at competent tayo ay yung pagbasa sa board exam. So pag bumasa ka sa board exam, ang presumption, may alam ka sa mechanical engineering. At dahil napatunayan mong may alam ka, ini-issuehan ka ng lisensya. So pag ikaw licensed mechanical engineer, under the law, you are allowed to practice mechanical engineering in the country. Ano? Kasama dun sa privilege na yun, ay merong responsibilidad. No. Kailangan yung knowledge mo at yung privilege mo na mag-practice ng mechanical engineering ay gagamitin lang sa tamang paraan. Kung ano ang makakabuti sa taong bayan. Kaya, bawal na bawal sa atin, sa mga professionals, na gamitin yung ating knowledge para sa masama. Para sa ikasasama ng ibang tao. So doon papasok ang ethics. Ito ang set of values o morals na dapat nating i-uphold, na dapat nating i-observe para in our exercise of our profession, hindi natin yun abusuhin at ang magawa natin ay kabutihan lang para sa lahat. So, lahat ng profession may code of ethics. Una, because of the responsibility kasama ng privilege na pinapractice natin. Ikalawa, bilang protection sa profession. Kasi kung iaalaw mo ang isang professional na gumawa ng masama o hindi tama, it will reflect badly to his or her profession. It will erode the confidence of the public to that profession. So, para protektahan ng profession, ang magandang image at reputation ng isang profession, nagseset ang grupo ng mga professionals ng code of ethics na dapat sundin. Okay. Ikatlo, the purpose of the code of ethics is to foster discipline among professionals. Kailangan may disiplina. Di pwedeng bara-bara na lang. So, yun basically ang dahilan kung bakit may code of ethics tayo. Yun ang dahilan kung bakit nagseset tayo ng standards pagdating sa ating conduct. At pag vinayolate natin yun base sa nakalagay sa batas, it can be a ground for the suspension or revocation of our license. Kung sa palagay ng Board of Mechanical Engineering o ng Professional Regulation Commission ay it will be detrimental to the profession as a whole, your license may be revoked. Anong halimbawa niyan? Halimbawa sa mga doktor, kung nagdadala ng kahihiyan sa profession, pwedeng masuspend ng license. Dati, ewan ko lang kung inabot nyo. Dati may scandal na sumikat si Haydenko. Si Haydenko pala ay isang doktor. So, dahil doon, nasuspend yung kanyang license.
Kasi kahihiyan sa profession doon. Kung kayo ay mahilig sa basketball at kilala nyo si Nolly Ayala ay isang lawyer. Pero siya ay nakisama sa isang babae na hindi niya asawa. Inareklamo siya, natanggal ang kanyang lisensya bilang lawyer. At kung mapansin nyo ngayon, hindi siya naglalagay ng attorney sa pangalan niya kasi tinanggalan siya ng lisensya ng Supreme Court. So, yan ang mga example kung saan ang isang professional because of violation of their code of conduct, pwedeng mawalan ng lisensya. Okay. Kaya importante kayo bilang estudyante, importante para sa inyo na malaman nyo ano ba yung code of ethics? Ano ba yung pinapasok kong profession? Ano ba yung dapat na conduct ko kapag ako'y professional na? Kasi kung yung ma-violate nyo ang anuman sa provision ng code of conduct at na-suspend at o na-revoke ang inyong license, ay sayang naman. Kasi sa tagal nyo pinaghirapan sa engineering school para makagraduate, naghirap kayo para makapasa sa board exam, tapos mawawala lang yung lisensya. Hindi naman pwede kayong mag-practice na wala kayong lisensya. Di pa supil? Yes po, sir. Sa nabasa mong code of ethics ng MA, what, anong nag-stick sa isip mo na palagay mo ay importante na masunod? Para po sa akin ay nung nabasa ko po ay maganda po na i-establish yung sa ethics po, maganda po na ma-establish natin yung trust and credibility sa clients, colleges and public. And kailangan po ng ethics for para po ma-ensure din po yung mga safety. Tsaka po yung mga kunyari po ay magpo-promote ng fairness, magpo-protect po ng public welfare dahil po diga po ang goal po ng engineer ay for the common good of all. At yun nga po yung social responsibility na mag-demonstrate ng ethical behavior in the workplace. Mag-treat everyone fairly na without discrimination, pag-listen po ng mga ideas sa mga trabaho po, and honesty po sa work. Yun po, sir. Okay. Kasi iba-iba ang responsibilidad ng isang engineer. Eh. May responsibilidad tayo sa general public, may responsibilidad tayo sa ating profession, may responsibilidad tayo sa kapwa natin engineer, may responsibilidad din tayo sa kliyente o sa employer natin. Can you pick one sa mga sinabi mo, Ms. De Pasupi, kung ano yung, bakit importante yun? Siguro po, wait lang po, social responsibility na lang po. Parang ano po, kailangan po natin ng social responsibility to promote sustainable practices po, giving back to the community and prioritizing the well-being of employees po. Bakit importante yung Ms. De Pasupi? It is important po because nire-recognize po nito na ang individuals po and organization ay
may responsibility po na i-consider yung impact po ng actions nila sa society and environment. Para pong ano, nag-a-act po to in a way na nagbe-benefit po ang society and nagko-contribute po ng greater good. Kunyari po ay ano, kunyari po ay yung pag-i-innovate po, foster innovation. Para pong as engineer, we are may social responsibility po tayo na mag-foster ng innovation para by ano pa, encouraging individuals or organization na mag-develop po ng mga new solutions or technology na mag-a-address po sa mga problems na nararanasan natin ngayon or yung mga challenges po na nararanasan natin ngayon na this way po, it can lead to new business opportunities and at the same time po, magko-contribute po to sa economic growth ng ating bansa. Yan po, sir. Okay, that is correct. Pero dapat ay positive contribution. Diba? Kung mag-e-innovate ka, yung sa positive, baka ang gagawin mo is yung masamang epekto sa taong bayan, that will be a violation of the code of ethics. Diba? Halimbawa, kung engineer ka sa isang kumpanya, at ang ginawa mong trabaho ay paraan para may dispose ang inyong waste illegally nang hindi na nabibisto ng gobyerno, that is unethical. Yeah. Maaring beneficial sa kumpanya kasi na-dispose yung waste nyo, pero in the end, sa public, makakasama. So in case of conflict, kung titingnan mo ang hierarchy, ang pinakamataas na obligasyon natin ay sa general public. Bago sa profession, bago sa kapwa engineer. Kasi kung babasahin mo ang code of ethics, kung ang kapwa natin ME ay nalaman nating may ginagawang mali o illegal, part of our obligation is to remind him or her na hindi tama yon. Kung hindi makikinig, part ng obligation natin is i-report siya sa BME, sa Board of Mechanical Engineering, o kaya sa PRC. Ano? Kasi sa society natin, once ang isang, halimbawa, isang professional, isang ME, naging palpak, hindi maganda ang naging manage, halimbawa, sa power plant, sumabog ang power plant at ang blame ay napunta sa isang mechanical engineer, ang epekto nun, damay lahat ng mechanical engineer. Damay ang buong profession. So, yun ang iniiwasan natin. Ayaw nating mawala ang tiwala ng publiko sa profession kasi bukod sa privilege yun, ay part ng ating duty as professional. Thank you, Ms. Dipasupil. Ms. Ebora? Sir, siya po yung absent. Mali. Morning po, sir. May same question. Anong part ng code of ethics ang palagay mo ay importante? Siguro po ano po. Sa ano po, sir, yung professional obligations po, kumbaga. Obligation saan? Kanino? As ano po? Sa public po, ganun.
ano specifically yung obligation na yun? Na ano po, kumbaga ay kailangan ay responsible po tayo sa mga actions and decisions po natin kasi po isa po tayong professional. Mm-hmm. And magkakaroon po, siyempre po, professional po tayo. Nakadepende po sa atin yung mga client, mga customer, ganun po. Kailangan po ay alam natin yung ginagawa natin para hindi po sila maapektuhan, magkaroon po ng example nga po sa book A, sa manual A, yung ano po, yung kumbaga ay hindi masabi. Halimbawa, nakalagay sa manual yung if you're going to design a machine, di ba gagamit ka ng factor of safety? Apo. Kumbaga ay... As guardian of apo. The safety of the public, eh, you must see to it na yung processes na dadaan sa'yo, i-manage mo o i-design mo na machine ay may ensure yung public safety. Apo. Tsaka po, kumbaga ay may preventive measures po gagawin ang isang professional. Sa yan po. Para din, tsaka para din po maiwasan yung mga accidents nga po, sir. Ganun. Oh, bakit importante yung maiwasan ng accident? In fact, sa mga kumpanya, kung kayo nakapag-OJT, minsan binibilang yung number of days, number of hours na walang accident na nangyayari sa kanilang kumpanya, di ba? Importante yun. Kasi bukod sa it will protect the lives of your fellow workers, hindi may iwasan din yung loss financially ng isang kumpanya. Kasi kapag may accident o mishap, bukod sa maantala ang trabaho, may kailangan pang gastusin ng kumpanya kung sakaling may masaktan o mamatay. Yes po. But of course, ang priority ay yung life. To protect the life. Secondary yung gastos. Pero hindi mo maiwasan na as a kumpanya na ang orientation is to gain profit. Big deal sa kanila na bukod sa masave ang buhay, hindi sila gumastos ng pwede namang iwasan. Mali. Yes po. Meron pa? Wala na, sir. Okay. Thank you. Thank you po. Valenzuela. Yes po. What's your take? Ano po, sir? Sa akin naman po, sir, ang important na relationship that the engineer have po ay para po sa mga general public. Dahil po, as an engineer, we are knowledgeable about our profession. Alam po natin na ito po yung dapat natin gawin and ito yung hindi natin dapat gawin. And the public po, as a normal citizen, hindi po nila alam widely kung ano po yung dapat nyo nang malaman. So as an engineer na may profession na pinag-aralan, dapat tayo po yung nagtutulong sa kanila para malaman nila yung mga bagay-bagay. And dapat po, iniiwasan natin yung pag-share ng misinformation para sa kanila. Kasi pag nag-share po tayo ng misinformation, it will affect them to decide negatively na maaaring yung mga sinasabi natin na mali ay paniwalaan nila dahil alam nila na knowledgeable tayo, alam nila na we are professional, tapos nag-share tayo ng negative thoughts or negative na information na alam naman natin sa riyad na mali, tapos naniwala sila. It will lead them to accident, to anything negative po na pwedeng maapektuhan sila and yung iba pa nilang mga kapamilya. Okay. So, we
with respect to the general public, our first obligation as a professional is to avoid misinformation. Bakit? Kasi kung engineer tayo, may lisensya tayo galing sa gobyerno para i-practice yung profession natin. Kung ano man ang sabihin natin sa publiko na may kinalaman doon sa ating profession, hindi maiwasang ang dating sa public is credible tayo. Kasi yun ang pinag-aralan natin. Diba? Kung mali ang sasabihin natin sa publiko, mag-spread tayo ng misinformation, eh, that is detrimental to our profession. Diba? Hindi magandang epekto nun sa ating profession. Kasi pag later on napatunayan na mali yung ating mga sinasabi, eh, it will erode confidence sa ating profession. At yun ang iniiwasan natin. Take note, class, na sabi nga natin, since the practice of our profession is a privilege, ang monetary reward ay secondary lang. Diba? Anong ibig sabihin ng class? Kung tayo nagpa-practice ng profession, sa mechanical engineering, yung pagsweldo natin, yung pag-gain natin ng financial resources sa pag-exercise natin ng ating profession, hindi yun ang primordial consideration. Hindi yun ang pinaka-importante. Sa isang professional, ang pinaka-importante ay yung privilege na i-practice yung profession. Kasi hindi lahat ay pwedeng mag-practice ng isang profession. Diba? Kaya sinasabi nila, yung monetary reward sa pagpapractice ng profession, sa lahat ng profession, yan man ay doktor, lawyer, engineer, nurse, teacher, o ano pa, ang monetary reward ay secondary lang. Importante, pero mas importante yung privilege. So, laging mas mangingibabaw ang responsibilidad natin sa publiko at kung sakaling may panahon na mapatunayan na ang ginagawa natin ay hindi na tama at hindi na nakakabuti sa publiko, anytime pwedeng matanggal sa atin yung pribilehiyong mag-practice ng profession na yun. So, kung gusto nating maging professional habang buhay, it is incumbent upon us to prove to the public, to the government, that we are competent, we are qualified, at we are deserving to that privilege. Diba? So, hindi tayo gagawa ng masama. Susundin natin ang code of ethics para sa kabutihan, hindi lang ng publiko, kundi ng ating profession. At syempre, kung meron mang monetary reward, eh, that's a part of the privilege. Pero hindi yun ang primordial consideration. Thank you, Mr. Valenzuela. Wala na. Puro absent na yata. Torano? Yes po. Ano naman ang nabasa mo na palagay mo ay isa sa pinaka-importante pag naging sa akin naman po is when it comes to the relationship po sa co-engineers po, kayo pong fellow engineers po, kailangan po magkaroon ka po ng respect sa kanila. And? And pagdating po sa reputation, hindi lang po dapat reputation nyo po yung parang iniisip nyo. Kailangan nyo rin po i-consider yung reputation din po ng co-engineers niya. Okay. Bakit importante yun, Mr. Ran? Since pare-parehas naman po kayong professional,
kailangan mo po siyang protektahan din po in regards po doon. Pero kung alam niyo naman pong mali yung part niya, syempre po hindi niyo po siya parang paprotektahan. Mm-hmm. Kasi sabi nga natin kanina, mas mabigat yung responsibilidad mo sa publiko. Kung may conflict, kung alin ang masusunod, laging yung kung ano makakabuti sa publiko. Yung respeto sa kapwa engineer, di ba kung binasa mo yung Code of Ethics, unang-una yung Rule 1, nakalagay sa Rule 1, yung Golden Rule. Susunod, ang isang mechanical engineer is required to observe the Golden Rule. Ano ba yung Golden Rule? Di ba ang Golden Rule, Mr. Rano, yung do not do unto others what you do not want others to do unto you. Yes po. Okay. Ano ibig sabihin nun? Ano po? Ano ibig sabihin nun? Parang wag, sa Tagalog po, wag niyo pong gawin sa iba. Ang ayaw niya rin pong gawin sa iyo. So, kung sa situational po, kung ayaw niyo pong parang, ay parang ang ano po niyan is karma po. Kung ayaw niyo pong, kung ayaw niyo pong mangyari po sa inyo yung, ay kung ayaw, ano daw? Huwag pong gawin sa iba. Kung gusto mong irespeto ka ng kapwa mo, engineer, opo, siguro dapat irespeto mo. Irespeto mo din po sila. Parang gano'n po. Pero hindi lang yun nag-a-apply sa kapwa, engineer. Kahit sa iyong subordinate, sa iyong... Sa lahat po. Nasasakupan tao, kung ikaw ay magiging supervisor o manager. Yung respeto, hindi lang naman sa kapwa mechanical engineer, kundi sa lahat. Kasi lagi niyong tatandaan, hindi naman porke naging mechanical engineer ka, hindi naman porke naging professional ka, mas mataas ka na kaysa sa iba. Ano? Yes po. Hindi porke mataas ang iyong pinag-aralan, ay mas importante ka kaysa ibang tao. Hindi totoo yun. Marami sa ating mga ninuno ay mga hindi nakapag-aral. Ha? Pero hindi ibig sabihin, mas mababa silang tao kaysa sa atin. Siguro may mga lolo at lola kayo o nanay, tatay na hindi naman nakapag-aral. Pero hindi ibig sabihin nun, mababang uri sila ng tao. Ganon din pagdating sa trabaho. Hindi porke ikaw ang supervisor o manager, ang trato mo sa tao ay parang ikaw na ang Diyos. Diba, nakalagay din sa Code of Ethics, ang empleyado mo, hindi mo tinatratong parang robot. Kailangan din nila magpahinga. Hindi pwedeng tuloy-tuloy lang na trabaho. Kasi ang tao may limitasyon din. Hindi man porke ikaw ay engineer na, supervisor na, lagi nang nakataas ang noo mo, hindi ka na marunong tumingin sa baba. So, always follow the golden rule. Kasi you will never go wrong kapag naging panuntunan mo yun sa buhay. Okay? Thank you. Anyway, Mr. Ryan. Aguna. Good morning po, sir. Para po sa akin, ang isa po sa mga pinaka-importante o pinaka-tumatak po sa akin ay yung pong relationship po to client and employer. Yung pong part na ano po, yung quality and dedicated service po. Ang nabasa ko po doon na halimbawa daw po yung isang employer, yung isang engineer daw po, ay bawal pong tumanggap po ng mga part-time jobs. Halimbawa po, isang plant mechanic, ay bawal pong tumanggap ng ibang part-time jobs po sa iba. Para daw po yun na ano, mas ma-focus po yung kanyang attention po sa concern po ng kanyang employer. Okay. As a general rule, dapat talaga ganun. Kung ikaw ay tatrabaho sa isang kumpanya,
eh dapat yung buong effort mo para lang doon sa kumpanyang yun. Kasi yun ang dahilan kung ba't kasi sumusweldo eh. May trust and confidence sa iyo yung kumpanya, kaya ka hinire, kaya ka pinapasweldo. Pero hindi naman bawal, Mr. Aguna, na mag-sideline ka provided na ipagpaalam mo. At pag pumayag ang iyong pinagtatrabahuhan, walang problema yan. Basta hindi lang maapektuhan ang iyong trabaho. Halimbawa, yung mga faculty sa mechanical engineering, dahil nagtuturo sa ating school, ay expected sila na lahat ng kanilang efforts ay para sa pagtuturo. Okay? Pero hindi naman bawal sa batas na magkaroon sila ng ibang source of income. Halimbawa, kung ang ating faculty ay professional mechanical engineer, hindi naman bawal na sila ay tumanggap ng mga project kung saan sila ay pipirma sa mga designs at specifications sa mga plano. Hindi yun parte ng trabaho bilang teacher. Pero kung pinapayagan sila ng school na gawin yun, hindi naman bawal yun. Okay. Ang bawal ay kapag ang iyong sideline ay in conflict sa iyong trabaho. May conflict of interest. Halimbawa, nagtuturo ka sa BSU, gusto mo magturo sa UB. Diba? Pag hindi ka pinayagan, at dahil siyempre, ang iyong minimaintain ay yung prestige ng mechanical engineering department sa BSU as the National Engineering University, eh wala kang choice kundi hindi magturo sa UB kasi it will be a conflict of interest na dalawang pinagseserban mo parehong school na hindi naman common ang interest. Okay. Kung nagtatrabaho ka halimbawa sa isang kumpanya, tapos may magtatayo ka pala ng isang kumpanya na ang produkto o ang trabahong ginagawa ay kompetisyon dun sa iyong pinagtatrabahuhan. Hindi pwede yun kasi conflict of interest yun. Diba? So, kailangan may loyalty, kailangan dedicated ang service mo sa iyong employer kung sakaling ikaw ay magiging employee. Diba? Mr. Aguna, yun lang? Yes po. Thank you po. Okay. Albaniel. Hello po. For me po ay ang important na code of ethics po is yung honesty and integrity po. As a professional po kasi or as an engineer, we should be honest po to our clients po, especially po if yung business affairs between the two of you po ay hindi po naging successful. With that po, we should acknowledge po our errors as well as we should be accountable po for the damages and mistakes po. Yan okay. Lang. That is correct. Tatandaan nyo, class, na ang relasyon ng isang empleyado at ng kanyang employer ay based on trust and confidence. Kaya ka-hinire ay dahil may tiwala sa kakayahan mo. Kaya ka-hinire dahil sa palagay nila kaya mong gawin yung trabaho na kailangan nilang ipagawa. Dahil doon, you should owe loyalty to the employer. You should provide quality service. Kasi yun ang kapalit ng trust na ibinigay sa'yo. Okay. Minsan sa dami na nag-a-apply, ikaw ang kinuha.
o, ay, ibig sabihin, nagtitiwala sa'yo. So, ang kapalit nun, siyempre, dedicated service. Hindi mo pinipagkaher mo, eh, bagong-bago ka pa lang, eh, tamad ka na sa trabaho. Kailangan mo pakita ang gilas. Kailangan mo ipakita na hindi nila dapat pagsisihan yung pagkakahir sa'yo. Ano? At as a fellow mechanical engineer, kung binasa niyo ang code of ethics, yung mga matagal ng ME, lalo na sa mga kumpanya, bilang sa relasyon sa kapwa mechanical engineer, obligasyon ng mas nakakatatanda na mga may experience na i-guide yung mga bago na mechanical engineer. Bakit? Unang-una, eh sila may experience. So, sila ang dapat mag-guide. Ikalawa, ang isang bagong mechanical engineer ay lahat naman na nagsisimula ay hindi pa naman buo ang confidence para gawin ang trabaho. So, marami siya pang dapat malaman, marami pa siyang dapat matutunan, at mandated ang mga fellow mechanical engineers na mas matagal na sa trabaho o sa profession na i-guia o i-guide yung bagong mechanical engineer. Hindi dapat ipahiya, di ba? O hindi pwedeng sabihin, ah, mechanical engineering ka, hindi mo alam yan. Yung mga ganon. As a fellow mechanical engineer, that is unethical. You do not do that to a fellow mechanical engineer. Especially in public. Kung gusto mong turuan, kung gusto mong mag-suggest sa kanyang ginagawang trabaho, kayo, pag naging mechanical engineer na kayo, pwede mo naman sabihin sa kapwa mechanical engineer mo na kayong dalawa lang. Ano? Para naman din napapahiya yung kapwa mechanical engineer mo. Okay. So, we will end there. And the discussion we will end discussion there. Tapos next week sa face to face may quiz tayo gaya ng sinabi ko last week. Ang coverage ng quiz number 2 ay defective contracts. Hanggang dun sa diniscuss kong parts ng contract kung natatandaan niyo. Okay. So yun ang magiging activity natin next week sa face-to-face. Tapos the following week na online, itutuloy natin ang discussion sa Code of Ethics. And then, ang sunod na week na nun, final exam na. Okay, class? Any question or clarification before we end the class today? Sir, excuse me po. Okay. Ano yung Kernan? So, bali po, ang coverage po ng quiz ay defective contracts and parts of contracts po. Yes. Okay po, sir. Thank you po. Okay. Meron pa? Same type of exam, ha? Wala na. So, thank you for attending the class. Have a good day, class. And God bless you all. Bye-bye. Thank you, professor. Thank you, professor.